So ito guys, isa-isahin na natin no, yung mga gadgets ko. So unang-una, ito yung mini smart projector ko. So ito, matagal-tagal na sa akin to, siguro mga 3 years. So ipakita natin kung ano yung nasa loob. Tsaka pala guys, pagka nasa barko ako, ito palagi kong dala-dala to dahil dito ako nanonood ng mga palabas pagka nabuboard ako sa barko. Dito ako nanonood ng palabas kasi pagka projector kasi malaki yung screen kasi projector siya. Tapos ang kagandahan dito bro, mga kasiman hugot is maliit siya, napaka-handy. Tapos kaya niyang basahin yung ganito ko, ito 5 terabytes ko na hard drive, kaya niyang basahin. Kaya napakaganda kasi lahat ng movies ko ay nandito. Kaya niyang basahin yung lahat ng movies kahit na maliit lang siya. So dito guys, makikita nyo, ito yung stand niya. Yan, ito yung stand niya. Yan. Ito yung ginagamit kong stand pagka nilalagay ko siya sa lamisa. Pero pinipix ko to siya sa lamisa pag nasa barko ako kasi pagka gumalaw-galaw, umaalon-alon, hindi siya mahuhulog kasi siyempre kung mahulog, masira, di ba? Sayang din. So, pwede rin siyang pwede rin siyang kabitan ng ito yung kabitan niya, USB. So, pag kasi mayroon tong mayroon tong remote. So, nakalimutan ko yung remote sa bahay. Kaya ang ginagawa ko, sinasalpakan ko siya ng yung ginagamit ko sa laptop, yung wireless na mouse. Kaya dito sa kabila mouse, tapos yung dito sa kabila, dito ko naman nilalagay yung yung hard drive ko. Tapos ito naman guys is a power supply niya, tapos ito headset. So, pwede ko siyang gagamitan ng speaker, pwede ko rin siyang gagamitan ng headset. Tapos ito naman is pwede siyang gagamitan ng HDMI kung sakasakali, no. So, meron siyang mga kasamang mga connection dito. Yung HDMI, tapos yung sa USB, tapos ito yung sa pwedeng ikabit mo yan sa sa headphone, tapos ito naman sa kabila. Kakabit ko dun sa maliit kong speaker na Bose para maganda ang tunog kung sakaling Pero kadalasan guys, ang ginagamit ko is headset lang kasi siyempre, meron kang mga katabing kapitbahay na kabina sa barko kaya kung maaari, hindi ka rin makadisturbo sa kanila. So, ito yung guys. So, ito, DLP Texas Instrument. So, ito yung kagandahan nito guys. Kasi napaka ganda yung resulta niya, no. Yung pag nanonood ka ng high definition, para ka rin nasa sinihan ito eh. Yung mga maganda yung pagka-record. Ayan. So para kang nasa sinihan, lalo na pag lalakasan mo yung volume, para kang nasa sinihan talaga. So nasubukan ko na rin itong nahulog, pero sawa ng Diyos, hindi naman siya nasira, no. So siguro hindi napuruhan, no. Huwag naman sanang masira kasi malaking bagay sa akin to eh, pagka nanonood ko ng palabas. Okay. So yun. Ang sunod naman nating ipapakita is ito. Matagal na sa akin tong tablet na to eh. So mga siguro mga 6 years na to. Medyo naglalag na rin siya paminsan-minsan. Ito ginagamit ko lang to siya sa sa mga documents ko, yung mga papilis ko na na-scan nandito. Tapos ito yung ginagamit ko sa kung hindi ako nag-open ng laptop, ito yung ginagamit ko sa email kasi mabilis lang siya. Tapos hindi ko na siya nilalagyan ng maraming apps kasi ang importante naman sa akin yung mga dokumento nandito. Tapos mayroon din akong mga kumpas yung ginagamit sa Pajero-Ero, tapos ETA, yun, tsaka yung dictionary kasi yun lang naman ang importante, no. Tapos minsan mayroon din akong ito maganda rin to eh, simple sampler kasi mahilig ako sa music, mahilig ako mag DJ kasi sa bahay mayroon ako sariling mixer eh.
Kaya ito yung ginagamit ko. Yan, maganda. Kasi ipipindut-pindutin mo na lang siya. Para ka na rin may mixer, no? Yan, ito. Tapos, guys, ito, cellphone ko, Huawei. Ito yung pinakauna-unahan kong Android phone. Siguro 7 years na to. Palagi na siyang naglalag. Kaya, pina-factory setting ko siya para kahit papano is parang mabago yung buhay niya. Kaya pag may mga cellphone kayo na medyo palagi nang naglalag, mabagal na, ang maganda niyong gawin yan, i-factory setting nyo lang. Pero siguraduhin nyo lang maigi na yung mga naka-stored na mga pictures o music na memorable sa inyo, ay lipat nyo na sa, ano, sa SD card niya. Para nang sa ganon, hindi siya mabura. Kasi kung hindi nyo ililipat, lahat ng naka-store doon sa internal niya, mabubura siya. Kung meron kayong importanting files din doon, i-backupan nyo na doon sa, ano, sa SD card nyo. Ang kagandahan lang kasi dito sa ano na to, matibay rin eh. Biruin mo, 6 years na to. So, okay pa naman siya. Ginagamit ko lang siya sa mga tawag-tawag. Yan, tawag-tawag tsaka text. Tapos, ito naman, ito yung bago kong bili na iPhone. Okay naman siya, 124 gigs yata to. Basta 120 mahigit na gigs, nakalimutan ko. Tapos ito, ginagamit ko lang siya sa Facebook o YouTube. Pero bihira ko lang ito ginagamit din eh. Itong, kuan, itong iPhone na to. Itong iPhone. So, yung isa ko kasi, ano, yung isa kong cellphone is Oppo. So, yun yung ginagamit ko ngayon sa pagbablog. Kasi nandun yung pang-edit ko ng video eh. Kaya, yan ang palagi kong ginagamit, yung Oppo ko. Tapos ito, browse-browse lang to. Tapos guys, bumili nga pala ako ng ano, yung AirPods, hindi naman siya branded na AirPods talaga. So ang pangalan niya is TS100. Kasi minsan pag nagbi-video call kami ni Mrs., hassle kasi yung may wire eh. Lalo na pag sa nasa barko ka, hihiga, tapos aalis ka na naman. Ang kagandahan lang dito kasi pag na-paired mo na siya, ilagay mo na lang yung cellphone mo, tapos pwede ka nang maglakad o may gagawin ka. Maghugas ka o ano man. Kasi wireless na siya eh. Tsaka binihalan ko rin pala yung misis ko dito. Tapos tinisting ko na rin to on board. So okay naman siya. Maganda naman. Pang tawag. Pero pag sa music, hindi siya ganun ka ano. Hindi siya ganun ka yung... Iba kasi pag music eh. Hindi mo masyadong maano yung bitaw ng bass. Yung lagabog niya. So... Okay na rin, pang tawag-tawag lang, yun lang naman importante. Tapos minsan kasi yung asawa ko nagre-reklamo kasi pag may wire, tapos nagcha-charge daw siya, natatakot siya na, di ba, may rami nang nangyari na ano, sumabog. Habang nagcha-charge, tapos naka-headset, sasabog yung phone. Kaya yun ang kinatakot na. Kaya minsan pagka nagcha-charge siya, hindi siya gumagamit ng ano, ng headset. So, sa speaker na lang. So, ngayon, ito nga, bumili ako, dalawa. In fact, tatlo ito eh, tag-iisa kami nung isa kong anak. So, yun ang, ito yung gagamitin namin pagka, kunyari, nagbibideo call kami na matagalan. Pagkatapos guys, is ito. Ito nga pala is lagayan to ng phone. So, dito yung phone ilalagay, nakakabit to ng ganun. So, nakikita nyo naman to eh, palagi naman itong nakikita sa mga nagbablog din. Dito niya ilalagay yung phone tapos ikakabit nyo to sa lamesa, no? So nabili ko lang to guys sa online. Mura lang naman to, siguro mga less than 1,000 lang to, no? Ito. Pero okay na rin. Pero meron din akong ano talaga, microphone stand nandun sa bahay, dalawa ngayon. Kasi minsan ginagamit ko rin dun sa pagka mahilig kasi ako sa music, meron ako sariling drum set. Yun nga ang sinasabi ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo yung pag nandun ako sa bahay, yung lahat ng mga gamit-gamit natin. So, yun lang naman ang kahiligan ko, music, sounds, system, mga ganun. Tapos ito guys, ito matagal-tagal na rin to sa akin. Ano lang naman to, candy skull. Mura lang to sa US, bili ko nito sa US nung nabiyahe kami doon. Siguro mga around $60.
$60. Maganda yung tunog din ito eh, kahit $60 lang to, kahit tayo mamurahin lang siya. Maganda yung tunog nito, tapos ang kagandahan kasi nito, pwede mo siyang tanggalin yung ano, yung connection niya, yung earphone pwedeng tanggalin. Pero hindi siya Bluetooth. Pero pagka ano, pag ginagamit mo naman siya sa call, tama kasi meron din siyang built-in mic, pero wala kang makitang mic diyan. Pero may mic siya. May mic siya, pero wala kang makikitang mic o ano, wala. So, balak ko na rin itong palitan. Kung nakalabas lang sana kami sa Taiwan last time, bibili sana ko lang ano, yung Audio Technica na headset na MX, kahit MX-30 lang pwede na. Kaso lang, eh, walang tayong show live ngayon eh, kaya di na tayo makabili. So, balak kong bumili online yung sa Audio Technica rin na headset. Kaso, hindi pa nga ako nakabili dahil ito, kulong pa tayo sa quarantine area. Tapos guys, ito yung bago kong 5 terabytes. Kasi meron akong ano dati, meron akong hard drive na 500 gigs. Iwan ko kung nandito yon. So ito guys, ito yung una kong naging hard drive na 500 gigs. Wala pa ka, ano? Yes, 500 gigs. Kasi hindi pa kasi uso dati yung terabytes eh. Ano to? Precom to. Hindi na sa gumagana, hindi na siya nadidetect. Siguro pwede naman siyang baklasin at paganahin uli. Yun, tapos ito matagal na kasi sa serbisyo ko to eh. More than siguro palagay ko mga 7-8 years na rin to eh. So yun nga ang nasasayangan ako dahil nandito yung mga ano ko, yung mga picture namin, yung mga gala adventure, yung sa mga Hong Kong, mga Macau, nag-Macau kami. Lahat ng mga ano ko, mga picture na in-store ko is nandito, kaya baka paglabas makalugar ipaayos ko to. So ngayon ito na yung ginagamit ko. So meron na rin itong picture pero konti na lang yung na-store na lang dun sa laptop ko. Ang napakarami dito is yung ano, yung mga movies. So from 2013, 14 hanggang 2020, nandito yung mga bagong movies na na-store. Tapos itong mga movies na to, kinopya ko lang to sa mga kasamaan ko eh, yung movies. Kasi nung nagbakasyon nga sila dahil sa quarantine, wala silang magawa kaya nagda-download sila ng mga movies through internet, eh nakikopya na lang ako. Tapos guys, ito yung Audio Technica ko, nabili ko to last year sa Australia. Ang presyo nito around 130 US dollars. Nabili ko to sa Australia, no. So, ito yung ginagamit ko pag nagre-recording ako sa Dolto. Hindi ako kaganoon ka galing na singer. Kasi nagra-rap din ako eh. Rapper din tayo mga brad. Tapos, meron din akong mga composition na mga love songs na Bisdak, which is nalabas na rin yung dalawa. Pero gagawa ko na sarili kong music video na hindi ako kakanta, pero ako yung gagawa ng ano. So, abangan nyo na lang yung guys yung music video ko. So, ito guys, ito yung nabili ko na Audio Technica. Dala-dala ko rin to siya pag sumasampa ako kasi pag nasa barko ako, pag gumagana yung utak ko, nagkukumpos ako ng kanta, rap man o love song, tapos yun, nire-record ko rin siya, tapos ina-upload ko rin sa Facebook. So, ito pala guys is Audio Technica AT2020 yung model nito. Yan. So meron din siyang saksakan dito. Tapos ito naman yung monitor ng speaker. Ay, headset pala, headset. Tapos ito sa speaker naman sa mic or sa computer. So meron siyang mga kasamang mga ano wire nandito. Yan. So ito yung stand niya. Tapos ito naman yung holder at saka ito naman yung wire na pang-connect mo sa ano sa laptop.
So maganda naman yung quality niya ng recording so far. So maganda rin yung pasta audio technique naman kasi pagdating sa recording is maayos, no? So quality talaga sila. Yan. Tapos suli muna natin to dahil siyempre ang mga gamit, mga kasiman hugot, kailangan din ano yan eh. Alagaan mo rin para magtagal. Yan. So, yung hindi pala nakapag-subscribe dun sa Facebook page ko at saka sa YouTube channel, subscribe na kayo. Bibigyan ko kayo ng magagandang content mga brad. At paglabas natin, pag natapos natin yung yung quarantine natin, kakaroon tayo ng magandang mga content, huwag kayong mag-alala. So, ngayon, ang pinakahuli, ito pala, yung bago kong nabili rin na na drone. So, hindi ko pa siya na-testing. Ah, na-testing ko na pala siya dun sa barko, kaso lang, limited lang yung space. Natakot ako dahil siyempre hindi pa tayo marunong mag-control, baka masira yung mga blade niya. Baka mabali. Kaya, sa na lang natin titesto sa pag nakalabas na tayo sa quarantine area. Pero bubuksan natin para makita nyo rin. So ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na siya. Ito na. So subukan natin ilabas. Yan. Ayan na po siya. Yun. Yan. So, ito na siya pagka nakaano na. So, sinubukan ko na siya. Lumilipad naman siya. So, ang control kasi na ginagamit dito, pwede naman ito eh. Pwede rin itong, ito yung controller niya. Tapos, ito yung controller niya, mga kabrad, yan. Yan yung controller niya. Tapos, ito, pwede mong ilagay yung cellphone dito. Tapos, ito kasing cellphone na to, yung ginagamit ko sa pag-vlog, nandyan yung nandyan yung application para makalipad siya. Pero pwede pa rin siyang paliparin kahit wala yung cellphone eh. So, gagawin natin, ngayon, tatry nating paliparin o paikutin man lang, no. So kailangan nating tanggalin yung takip ng battery. Yan, no. Tanggalin natin ang takip ng battery. Pagkatapos ilagay natin ang tatlong battery. Tamang-tama rin para matesting natin uli, baka ano nang nangyari nito kasi matagal-tagal na rin itong naka-stack eh. Pero saglit lang to ha, dahil di pa tayo marunong mag-control, baka masira yung yung mga blade. Basta medyo makalipad lang siya ng konti, pwede na. Medyo nakalimutan ko na rin to kung paano eh. Pero try natin. So ayan ha. Pinipress ko na itong power button niya. So umiilaw-ilaw na siya. Yan, makikita nyo. Yan, umiilaw na siya. Yan, ngayon titingnan ko pa dito kung paano nga ba yun pagaganahin din itong isa. Teka, basahin ko muna yung ito kasi nakalimutan ko na talaga eh. So mahirap naman na tira tayo ng tira at baka masira pa, hindi pa nga natin na papalipad eh, masisira na. So teka lang ah. So hanapin natin yung English kasi minsan yung incheck kasi yung iba eh.
Kinchik tsaka Russian. Eh, di natin maintindihan yan. Yan. Ito, inchik din. Hanapin natin yung English. Ito, English yata to. So, ito na. So, nakikita ko rito. So, kailangan talaga yung ano, yung cellphone. So, ito pala yung paano mag-control. So, yan. So, power daw, remote control daw. Nahanap po dito. Di ko naman mahanap sa yung power. Oh. So, baka kailangan talaga yung application. So, mamaya, papakita ko rin sa inyo pagkaano. So, hanggang dito lang muna. Mamaya, ipapakita ko, i-add ko na lang dun sa kulang video kung paano to pagnahin. Okay? I got broads in Atlanta, just to the bean of family, credit cards and scammers.